Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ito po ulit si Father Bien Dulfo, CM, sa atin pong kwento ng buhay. At muli, nahanlito po ako sa ating hideout sa atin pong garden dito sa Lebanon, sa Beirut. Yan pong hindi pa nakaka-subscribe, pakipindot lang po yung subscribe na nakasulat dyan sa baba ng video. At ganun din yung notification bell para po sa mga susunod kong mga videos ay updated po kayo at masasabihan po kayo kaagad. So ito na po ang ating garden ngayon. Una, ang mga upo na ang ganda na lang tingnan, gumagapang na rin, at ganun din yung ating kamatis na nahan dito. Hindi pa sila namumunga, pero sa tingin ko po malapit na silang mamulaklak. Ayan. At dito naman po sa kampi dito ay ang ating sitaw. Meron na po akong nakuha dito na bunga. Ayan o. Namumunga pa sila. Ayan. Medyo nakatago yung iba. Nahihiya yatang magpakita. Ayan. So, meron pa po doon sa ilalim. At nakakuha na ako ng ilan. Sabi po kasi nila na mas maganda sana na kung kukunin ka agad bago mag-mature ang bunga para hindi po namamatay ka agad yung tanim. At nahandito po yung ating kamote. Ayan. Meron pa dun sa kabilang dulo ng upo. At dito sa kabila meron pa din. At ayan po ang ating garden. Ayan. Yung iba po ay nagsisimula pa lang mabuhay. Ganyan. At dito naman po sa kabilang bahagi ay ang ating pichay. Yung pong iba, bumunga na. Kinuha ko na yung seeds ng iba. Para sa susunod nating batch. Ayan po ang ating pichay. At nagtanim din ako sa mga bote, sa mga plastic pala, ng kamote dito po sa gilid. Ayan. Meron pong sili doon sa may dulo. May bunga na rin sila. At saka yung saging na napakaganda na ako natutuyo na doon sa aking stock room. Ayan. Ito po yung circle sa na tinaniman ko rin sa paligid para mas magandang tingnan. Sabi nga is every inch of the place sana maganda, mas maganda kung may tanim. At dito naman po sa kabilang dako, gubat-gubat na ang atin pong kamatis. Meron ng namumulaklak. Ayan. At doon sa kabilang dulo, meron ng maliliit na bunga. Nakakatawa talaga. Saka sa tabi ng kamatis dito, at meron din tayong sitaw. Ayan. At ito naman po yung mga sili at saka kangkong, may kasama ring tanlad. Ito pong sili, katulad ng nasabi ko na, ay nasa ilalim po siya ng olive tree. Ayan. Dalawa po sila, ang lalaki. At ito naman po ang ating insulin plant. Ayan, ipinamimigay ko po dito sa Lebanon.
very effective po siya sa diabetes, sa pag-control. I-google nyo lang po, kaya hanapin sa YouTube, insulin plant. Ayan, marami na po tayong nabigyan nito. At ganun din yung mga dahon ay marami na kikinabang. Ito po yung malaki na natin na insulin plant. Ayan, mga may mga bagong transplant at saka meron ng malalaki sa kanilang katabi. Alam niyo po, napakasarap sa pakiramdam na makita mo yung mga tanim mo na gumaganda, lumalago pagkatapos nagsisimulang mamunga. Parang iyong pakiramdam ba na hindi lamang na nagkakaroon ng bunga ang iyong pinagpaguran, kundi lalong lalo na yung nare-relax ka sa iyong pakiramdam na ayan, nakakapatubok ng maganda. Naisip ko lang po, siguro ganyan ang pakiramdam ng ating Panginoon, na makita niya tayo na kanyang mga nilikha na ginawa sa kanyang, na kanyang kabangis at kalarawan, na lumalago, tumutubo, namumunga. Kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, makikita po natin unang-una kung paano tayo nilikha ng Diyos. At ganun din kung paano ibinibigay niya sa atin ang ating mga pangangailangan, na para bang katulad ng mga tanim na makita niya sa ating pagmamahal na tayo ay sumusunod sa kanyang mga itinuro at sa kanyang mga iniutos, na tayo ay totoo at unti-unti talaga sa pamamagitan ng ating mga gawa, sa pamamagitan ng ating pag-uugali, sa pamamagitan ng ating attitude, na tayo ay nagiging kawangis niya, na ang pag-grow natin ay isang napakalaking kaligayahan para sa ating Panginoon. Ang pamumunga natin ay mas lalo pang nagbibigay sa kanya ng tuwa na tayo ay ginawa niya para mamunga, para lumitaw kung sino ang talaga iyong kanyang pagkakagawa sa ating pong sarili. So yan po ang ating lesson ngayon, mga kapatid. Alalahanin po natin palagi na sa pagmamahal ng Diyos tayo ay kanyang nilikha, sa pagmamahal ng Diyos tayo ay kanyang pinoprovide, at ganun din sa pagmamahal ng Diyos tayo ay kanyang pinagbubunga, na sana ang bunga natin ay makarating sa lahat at ma-appreciate ito ng lahat. Napakaganda na kung halimbawa meron kang makakasalamuha at pagkatapos kakilala ka, at pagkatapos sasabihin sa iyo, alam mo, ngayon talagang naniniwala ako na may Diyos dahil nakilala kita, nakita kita. Mga kapatid, tandaan po natin lagi, iulit-ulit ito, God loves you very much. God loves us very much. Huwag po tayong matakot, huwag tayong mabagabag kahit na sa anumang mga challenges sa dumarating sa ating buhay. So hanggang dito na lang po. Muli, God loves you and I love you. Pagpalain tayo lagi ng ating pong may kapal. Bye-bye.